kinausap ko yung ina ng itinuturing na panganay ni Baron Geisler. Uh-huh. Sabi ko sa kanya, hindi pa kasi kasagsagan ng social media noong 2008. Wala pa. Pero matindi na to. Gumawa na ito ng napakalakas na ingay. Sobra na. Sa buong mundo ng showbiz. Talagang ano, sabi ko, noong 2010, nung humingi ka ng tawad sa akin, kinausap mo ako, pinatawad kita. Tinanggap ko ang anuman na pinagkasigalutan natin dalawa. Ngayon, bayaran mo naman ako. Kasi 16 na taon ang pinalipas bago dumating ang vindikasyon. Ay, first time mong naningil, ha? Vindikasyon, kailangan kong maningil para naman po maitayo ko yung kredibilidad ko na sumayaw-sayaw sa loob ng 16 na taon. Gusto ko lamang magpasalamat dun sa actress na nakausap ko. Maraming salamat dahil pinayagan mo ko na magsalita tungkol sa issue ito. Yun po, maraming salamat. At syempre, ang kwentong ito, hindi lang titigil ngayon to. Yun ang sinabi ng actress. Nanay, hindi ko alam kung saan patutungo ito, kung saan pupunta ito. Isang pakiusap ko lang, huwag na huwag niyong babanggitin ang pangalan ko. Bitira ng kolumnista na si Nanay Christy Firmin, humingi ng pahintulot sa kilalang aktris na di umano na anakan ng aktor na si Baron Geisler. Mainit pa rin na pinag-uusapan ngayon sa social media ang ukol sa pasabog ng batikang aktor na si Baron Geisler, kung saan naging usap-usapan at palaisipan ngayon ng mga chismosa na di umano may panganay itong anak na babae sa isang kilalang aktris. Kung matatandaan, kamakailan ay humarap kay Uji Diaz ang aktor na si Baron Geisler, kung saan na-corner ito ng mga tanong ni Uji Diaz. Ngunit naging palaisipan ngayon ng mga Marites kung sino ang nasabing aktris na naanakan ni Baron Geisler. Kung matatandaan, taong 2008 ay ibinulgar ito ni Nanay Christy Firmin, kung saan gumawa ito ng ingay sa mundo ng Philippine showbiz na mabilis kumalat at naging usap-usapan na rin sa publiko, kung saan isa nga ito sa ibinalita ng bitiranang kolumnista si Nanay Christy Firmin na ikinuwindang ng kanyang karera bilang kolumnist. Eto pa, naku, maganda itong kwento na ito. Napanood niyo ba yung one-on-one ni Oji Diaz sa Oji Diaz Inspires kay Baron Geisler? Ang ganda-ganda. At may revelasyon to. Oo. Napakaganda nung kanyang inilatag doon sa kwentuhan nila ni Oji na yung pagbabago niya bilang isang tao, pagbabago bilang isang aktor, at talagang ang kanyang buhay ngayon ay nakadesenyo na dahil ang mga kasama niya lagi ngayon sa buhay niya ay mga good influence. Yan ang maganda. Inalimutan na niya yung masyadong paglalango, paglalasing, di ba? Siya ay napaka-professional na ngayon. At dapat lang naman, dahil nakapanghihinayang ang pinagmulan at pinagsimulan itong si Baron Geisler na isang napakagaling na aktor. Yes, diba? Correct. Ayun. At doon po, mga kachika, sa isang bahagi ng panayam ni Oji Diaz kay Baron Geisler, ay meron siyang binuksan isang revelasyon. Ang sabi po ni Oji, bukod ba sa mga anak ninyo ni Jamie, meron pa bang iba? Ayaw pa muna sanang magsalita ni Baron, pero sinabi niya, there's someone out there. So, ibig sabihin, meron siyang anak sa pagkabinata na tumatayo bilang panganay niya bukod sa mga anak nila ni Jamie, ang kanyang wife. Diba? Nakakaloka yun, ha? Kasi there's someone out there. Ayon sa kanya, ay nakita na raw sila ng bata na dalaga na ngayon nung 6 or 7 years old pa lang ang batang ito. Ang sabi niya, at kailan lang daw ay dumalaw sila ni Jamie ng wife niya, nagkita raw uli sila ng kanyang panganay na anak na itinuturing. Siyempre, panganay yun eh. Nagdala daw siya ng cake, tapos niregaluhan daw niya ng alahas. Set daw ng kanyang birthstone. Parang ganon. Nung una raw na nagte-text sa kanya yung bata, ay tinawag siya ng dad. Naku, kinilig daw siya talaga. Tuwa daw siya, pero ang talagang nakakaano doon, yung sinabi niya na one time, nag-text sa kanya noong ang mami niya ay buhay pa, may sakit. Tapos, sabi daw niya sa sarili niya, ako ang tatay mo. Mahulog daw siya. Ako ang tatay mo. Sabi raw niyang ganon. Yun ang sabi ni Baron. At tayo maligaya kung ganyan. Oo, maganda yun. Nakita na sila. Yes. At maganda ang kanilang pagkikita. Kumbaga, yung mga panahon na ipinagdamot sa kanila, makababawi si Baron sa kanyang anak. Yun naman ang gusto niya. Oo, yung natuldukan na, yung matagal na panong. Yun ang pinakamaganda.
Siyempre po, kapag kaganyan na may ipinagtapat ang isang artista tungkol sa kanyang pinakalilihim-lihim na bahagi ng kanyang personal na buhay, kaliwat kanan po ang tanungan. Marami nagtatanong, lalo na sa akin. Marami nagtanong sa mga nakapanood ng panayam ni OJ Diaz, sino yung nanay ng bata? Ayun, yun ang tanong talaga. Lahat talaga magtatanong kung sino. Kasi, ganun naman lagi eh, di ba? Automatic yun, di ba? Ako po, aaminin ko, nung pinapanood ko po yung panayam ni OJ kay Baron, ako ba'y umiyak. Talagang doon sa bahagi na sinabi niya yung tungkol sa kanyang anak, may bumundol sa puso ko. Talagang matindi. Kasi mga kachika, kilalang kilala ko po kung sino ang ina ng itinuturing niyang anak, ng kanyang sinasabing anak. Sagasa po ako dyan eh. Talagang sabi ko nga noon, nung panahon na yon, 2018, sabi ko sa mga kaibigan ko, anumang lihim ay hindi maaaring hindi mabunyag. Parang bagoong po ito na isisilid po natin sa botelya na gaano man po kahigpit ang ating pagtatakip, sisingaw at sisingaw ang amoy sa takdang panahon. Wow. At si Baron Geisler pa ang naglabas ng revelasyon. At dumating na ang araw na di natin inaasahan. Akala natin, ako lalo na. Mamamatay na yun ng ganun lang. Ako lalo na. Kaya sa tagal na yun. Sa tagal na 16 na taon na po ang nakalilipas. At ako po ay may ipapapanood po sa inyo na isang panayam po sa akin noong October 5, 2008 po ito. Pagkatapos ng 16 na taon, narito po at panoorin po natin. Mahigit na ang 2 taon ang nakararaan. Magdalang tao ka nang hindi alam ng karelasyon mo. Hindi alam ng pamilya mo. Nagpunta ka sa isang ospital na matatagpuan sa pagitan ng Mandaluyong at Pasig. Pumasok ka ng alas 12 ng hating gabi. Pinagpurahan ka kinaumagahan. Magsilang ka ng sanggol na babae. Nagtago ka sa pangalan. Pumili ka ng bahay, hindi na lang sanggol. Pinaalagaan mo sa isang kaibigan na aktres na kilala natin pareho, kilala ng publiko ng ilang buwan. Pagkatapos ng ilang buwan, pinadala mo ang bata sa iyong tahanan. Ito na kilala mo sa kanila at sa iyong mga anak bilang aktor mo. Sino sa ating dalawa ngayon ang walang buti? Ako na magmahal at nagkaroon ng extension at oportunidad na magmahal ng dalawang batang hindi tutuko. O ikaw na hinugot sa sinapupunan mo ang isang sanggol na hindi mo binigyan ng pangalan. Manalamin tayo sa sabay ngayon. Kinausap ko yung ina ng itinuturing na panganay ni Baron Geisler. Sabi ko sa kanya, hindi pa kasi kasagsaga ng social media ng 2008. Wala pa. Pero matindi na to. Gumawa na ito ng napakalakas na ingay. Sobra na. Sa buong mundo ng showbiz. Ngunit ilang taon ang lumipas ay lumapit ang nasabing aktris kay Nanay Christie Fermin at humingi ng tawad. At nitong huli nga sa programa ng veteranong kolumnista na si Nanay Christie Fermin ay nahingan ng reaksyon ang nasabing aktris na ayon pa nga ni Nanay Christie Fermin na nakausap niya mismo ang aktris na ina umano ng sinasabing anak ng aktor na si Baron Geisler, kung saan humingi nga si Nanay Christie Fermin ng pahintulot na umano'y maitawid lamang sa publiko ang kanyang pahayag. Para sa buong detalye ng kwento, narito ating panoorin ang video. Noong 2010 nang humingi ka ng tawad sa akin, kinausap mo ako, pinatawad kita. Tinanggap ko ang anuman na pinagkasigalutan natin dalawa. Ngayon, bayaran mo naman ako. Kasi 16 na taon ang pinalipas bago dumating ang vindikasyon. Ay, first time mong naningil, ha? Oo, vindikasyon. Kailangan kong maningil para naman po maitayo ko yung kredibilidad ko na sumayaw-sayaw sa loob ng 16 na taon. Ang sabi niya sa akin, huwag na huwag mo lang nanay babanggitin ang pangalan ko. Oo, humihingi ako sa iyo ng respeto. Bumubusina ako sa iyo ngayon. Maitatawid namin ito sa SNN at sa CFM na hindi namin binabanggit ang pangalan mo. Yeah. Ang tanong ko, pero totoo ba na nagkita na pala ang anak mo at saka si Baron at nagdala pa ng cake at binigyan niya ng set ng alahas, yung birthstone niya? Anong sabi? Sabi niya, wala akong alam. Wala na akong pakialam sa kanya. Ay. Hindi ko siya sinusundan. Hindi ko siya pinafollow.
isa kong pinalalaki ang mga anak ko. Diyos lang ang katabi ko sa pagpapalaki sa kanila. Hindi ko alam yung sinasabi niya. Naisip ko, bakit nga pala pagkatapos ng 16 na taon at saka lamang nagsalita si Baron para ilantad yung aliin na ito, yung anak nila ng isang aktres. Sabi niya, kasi meron siyang pelikula, huwag niya kong gagamitin sa promo ng pelikula niya. Ayun. Yun ang sabi. Hindi po namin papangalanan kung sino ang aktres na tinutukoy na ina ng tinutukoy ring anak ni Baron Geisler. Pero sinabi naman ni Baron doon sa panayam na when everything is okay, kapag maayos na, di ba, magkikita na ulit sila at babawi siya ng panahon. Ayun. Yun naman ang sinabi niya. Ganda yun. Gusto raw niyang magkaroon siya ng partisipasyon sa paglaki ng kanyang anak. Pero 18 anos na ito ngayon eh. Nakayot. Oo. 18 years old. Habulin niya mga panahon na nawala. Mahabang panahon ang kanyang hahabulin. Gusto ko lamang magpasalamat dun sa aktres na nakausap ko. Maraming salamat dahil pinayagan mo ko na magsalita tungkol sa isyung ito. Maraming salamat dahil sabi mo nga, wala ka ng panahon pa para i-entertain ang ganitong klase ng usapin ngayon dahil tahimik ka nang nagtatrabaho, tahimik na ang buhay mo at napakaraming iniwan na problema sa'yo ng asawa mo. Inire-respeto namin yon. Unang-una, yung pagrespeto sa loob ng 16 na taon, siguro yung sobra pa sa sapat ng respetong hinihingi mo mula sa akin. At ngayon, dahil nandito na ito, yakap natin ang katotohanan. Maraming salamat. Yun po, maraming salamat. At syempre, ang kwentong ito, hindi lang titigil ngayon to. Ay, oh, yun ang oh. Sinabi ng aktres. Nanay, hindi ko alam kung saan patutungo ito, kung saan pupunta ito. Isang pakiusap ko lang, huwag na huwag niyong babanggitin ang pangalan ko na tinupad naman natin. Ay, yes. Hindi raw niya alam eh kung saan ito pupunta, kung saan matatapos. Pero ang pinakamahalaga, yung paglantad sa katotohanan.